yung inyong mga emotional pain na pinagdadaanan, yung mga pagsakit ng ulo nyo, yung mga stress, yung mga bagay na nagpapastress sa inyo, yung mga bagay na nagbibigay sa inyo ng sakit ng ulo, mga kapiksi, it's going to be over soon, guys. Nakikita natin yung pagbabago, nakikita natin yung pagsisikap at pagtsatsaga nyo sa buhay. And dahil dyan, mga kapiksi, dahil sa mga efforts nyo, dahil sa pagsisipag at pagtsatsaga nyo, ipagkakaloob na ni universe yung mga rewards na deserve mo. Kasi yung iba sa inyo, despite na may mga problema, despite na yung mga challenges, despite na may mga pagsubok na hindi pa rin kayo sumusuko sa buhay, no? Nagpapatuloy pa rin kayo sa pagkilos, sa paggawa. Hello guys, hello water signs. Welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ito ang ating weekly tarot scope plus love scope, mga kapiksi, para ngayong April 23 to 29 para sa water signs, Cancer, Pisces, Scorpio, Sun, Moon, Rising sign and Venus. Ito yung general reading lang, mga kapiksi. Bago tayo mag-start, shout out ko muna yung mga bagong members sa ating channel. Hello po kay Miss Marilu Mendoza, Janice Vlog, Mary Corpus, and Catherine Gonzalez, Eva Saspa, Habibi 29, Shin Tamayo, and Rodolfo Edusma Jr. Thank you so much, mga kapiksi, for joining our membership program. Shuffle ko yung cards, guys. Hanapin ko yung energy ng water signs. Mag-start tayo sa inyong tarot scope. Eto, so water signs, kayo ay na-represent ng Queen of Cups sa ating spread, mga kapiksi. Tingnan natin yung strongest energies nyo for next week, guys. Combination ng positive and negative energy, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. So meron tayong another presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Okay, so angel number 999, mga kapiksi. I-check nyo yung ibig sabihin yan. Baka may additional namin sa inyo yung inyong anghel gabay. Pero ang nakikita natin dito, mga kapiksi, is yung inyong mga emotional pain na pinagdadaanan, yung mga pagsakit ng ulo nyo, yung mga stress, yung mga bagay na nagpapastress sa inyo, yung mga bagay na nagbibigay sa inyo ng sakit ng ulo, mga kapiksi, it's going to be over soon, guys. Nakikita natin yung pagbabago, nakikita natin yung pagsisikap at pagtsatsaga nyo sa buhay. And dahil dyan, mga kapiksi, dahil sa mga efforts nyo, dahil sa pagsisipag at pagtsatsaga nyo, ipagkakaloob na ni universe yung mga rewards na deserve mo. Kasi yung iba sa inyo, despite na may mga problema, despite na yung mga challenges, despite na may mga pagsubok na hindi pa rin kayo sumusuko sa buhay, no? Nagpapatuloy pa rin kayo sa pagkilos, sa paggawa, sa pagtsatsaga, pagsisikap sa buhay nyo. And dahil dyan, no, bibigyan kayo ng mga rewards ni universe. So makikita nyo, guys, na unti-unti from negative, unti-unti nag-transition yung inyong energy to positive, no? And sa inyo magsisimula yan, guys, no, kung gusto nyo talaga magbago yung takbo ng pamumuhay nyo, unahin yung magbago, unahin yung baguhin yung pattern of thoughts nyo, mga kapiksi. Okay, kailangan magkaroon kayo ng disiplina because your 3D will always follow. Yung reflection sa buhay nyo, mga kapiksi, palagi yan susunod sa kung ano yung dominant pattern of thoughts mo on a daily basis. So imbis na mag-focus kayo sa mga problema, sa mga bagay na nagpapasakit ang ulo nyo, unahin nyo yung pagpapasalamat, no? Mag-focus kayo sa pagpapasalamat. Imbis na magreklamo, magpasalamat. And then, appreciate nyo lahat ng blessings na dumadating sa inyo. Magdasal, no? Pray and affirm for what you want. And then, sabayan ng action, sabayan ng kilos. Pero dapat kapag kumikilos kayo, kailangan yung pattern of thoughts nyo sumusuporta din sa pagkilos nyo para makakita kayo ng improvement, ng progress, ng development sa buhay nyo. And yan talaga yung mangyayari, mga kapiksi, because the universe is yielding to you. The heaven is answering your prayers, mga kapiksi. So makikita talaga kayo ng
evidences na gagalaw ang inyong kabuhayan sa mga susunod na linggo, mga kapiksi. Magiging maayos din yung lahat. Okay, so nagkakaroon ng transition, guys, from negative to positive. So, that is something you should be grateful for. And syempre, kailangan yung i-maintain, guys, no? Kapag nandiyan na i-maintain nyo, iwasan nyo ng mag-spiral ulit sa nega para hindi na kayo bumalik sa negative ulit. Okay? Alright. So, yan yung weekly tarotscope nyo. Tingnan natin yung additional messages para sa nyo, guys, no? Habang sinashuffle ko to, remind ko kayo dun sa ating exclusive membership program. I-click nyo lang yung join button sa tabi ng subscribe button dito sa YouTube o kaya yung join button dito sa video na to para magkaroon kayo ng access sa mga exclusive videos natin dito sa ating YouTube channel. Undying love, mga kapiksino. The love you have shared is eternal regardless of the situation. So, parang feeling ko, guys, no, you are being moved as well by love, no? Kaya kahit na ano pa yung mga sitwasyon na pinagdadaanan nyo, yung iba sa inyo, dahil sa pagmamahal nyo sa pamilya nyo, pagmamahal nyo sa sarili nyo, pagmamahal nyo sa inyong partner or specific person, pagmamahal nyo, guys, sa mga taong nakasandal sa inyo, kumbaga dumidepende sa inyo, ganyan, no? Kahit na gano'ng kahirap yung pinagdadaanan nyo para sa kanila, kaya kayo nagkakaroon ng lakas ng loob, kaya kayo namamotivate, kaya hindi kayo sumusuko sa buhay, mga kapiksi. And asahin mo naman na yung support nila talaga is ipagkakaloob nila sa inyo, kapiksi. So, again, that's something you should be grateful for as well. Okay? Alright, so comment down below, guys, if nakaresonate kayo dyan sa message na yan. Yung next message natin is para sa love scope naman, guys. Ito yung deck na gagamitin natin. Habang sinashuffle ko to, naka-flash sa screen nyo yung ating paano mag-manifest ng abundance video course. It's a video course, it's a paid course, mga kapiksi. In-offer natin sa mga kapiksi natin na gustong yumaman, umunlad, umasenso, sumagana. Maging matagumpay, maging successful, maswerte sa kanilang kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi, money in general, mga kapiksi. Ang focus niyang course na yan ay kaparahan, pag-unlad, pag-asenso. So, kung gusto niyo talagang umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, ang course na yan, mga kapiksi, ay para sa inyo. May mga promos and discounts tayo ngayong April, mga kapiksi, no? So, sa mga interesado, huwag na kayo magpahuli, guys. Dumadami na yung success stories niyan. Mag-send lang ng email sa pinoypixietaro@gmail.com. So, water signs, Cancer, Pisces, Scorpio, kaya in-represent ng King of Cups sa ating spread. Nakikita natin na parang ano, no? Tawag dito. Tahimik. Yan. Tahimik, mapayapa yung inyong relationship ng iyong partner or specific person. Parang everything is under control, no? Kumbaga, everything is under control. Yung sitwasyon nyo, ng person mo, under control, under control yung dalawa, hindi yung ikaw lang yung nagko-control o hindi lang siya yung nagko-control, pero parang kabisado nyo na yung isa't isa, mga kapiksi. And yung iba sa inyo, parang na-enjoy nyo naman na ganyan tahimik lang yung inyong relationship, mga kapiksi. And hindi pa rin nawawala yung palitan ng matatamis yung salita. Although hindi na ganun kadalas, pero hindi naman siya nawawala, mga kapiksi. Kumbaga, paminsan-minsan, pasulpot-sulpot, ganyan. Pasulpot-sulpot. Na parang bigla na lang magte-text yung asawa mo o yung jowa mo sa'yo na, I love you, ganyan. So, kahit na hindi ganun kadalas, kasi yung iba sa inyo, parang feeling ko, medyo matagal na kayo nitong person mo. And yung iba sa inyo, guys, no, feeling ko nga, yung iba sa inyo, hindi kayo masyado nag-uusap ng person nyo, pero kampante kayo sa relationship, no? Knowing na parang yung tiwala nyo sa isa't isa, matibay na, ganyan. Yung iba sa inyo, parang sinubok na ng panahon, no? Yung inyong pagsasama ng person mo. Kaya kahit na hindi na masyadong sweet, hindi na masyadong malambing, parang okay lang sa inyo. Pero ang maganda dito is parang tahimik kayo pareho, okay? Kasi parang, ayun nga, komportable and kampante na kayo sa isa't isa ng iyong person, mga kapiksi. So, comment down below, guys, if naka-resonate kayo dyan sa message na yan. Tingnan natin yung additional love message para sa inyo,
gamit itong deck na to mga kapixi. Habang sinashuffle ko to, naka-flash the screen yung ating bagong offer sa ating channel guys, yung email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong gustong i-manifest sa buhay nyo, pwedeng love and relationship, pwedeng career or money mga kapixi, no? Yung sample dyan, sa love, gusto nilang maayos yung kanilang relationship with their partners. Tapos sa career naman, gusto ma-promote o kaya gustong tumaas sa sahod, ganyan. If meron kayong gustong i-manifest, no? Specific desires, pwede kayong magpa-coaching with me, mag-send lang email sa pinoypixitayo@gmail.com. So, ito yung image ng card nyo, no? Tahimik ng tahimik lang din. Pero feeling ko ito ay nagkakaroon ng transition or transformation. Tingnan natin guys kung anong ibig sabihin itong message na to for you. Deep in your heart, you already know the answer. Do what feels right, okay? So, yun nga, parang feeling ko tahimik lang yung relationship nyo. Deep in your heart, you already know the answer. Deep in your heart, alam mo na mahal ka ng person mo. Deep in your heart, alam mo na mapagkakatiwalaan mo yung person mo. Deep in your heart, alam mo na okay kayo ng person mo and walang masyadong challenge, at least dito sa spread na to mga kapixi. And do what feels right, no? Kung okay lang yung relationship nyo, i-maintain nyo lang. Syempre, sabayan palagi ng pagdadasal and magandang perception, of course. And effortan, diba? Palagi may effort yan. From day one, dapat in-effortan yung relationship mga kapixi. Alright? Okay. So, yan ang mga messages nyo for next week mga kapixi. Comment down below if naka-resonate kayo sa messages. Mag-iwan kayo ng like and comment sa ating video. For more tarot readings, para ngayong May mga kapixi, papasok na yung May. Ito yung ating playlist, no? Hanapin nyo lang mga videos na gusto nyo panoorin. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing guys. And see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.